Hi guys, good morning. Kami po ay pupunta sa Macau sa araw na ito at imi-meet ko po yung ating mga friends sa Admiral. Dito po ako sasakay sa my Castle Bay Station. Hi guys! Good morning! Nandito kami ngayon sa my Admiralty. Pupunta po kami ng Macau. Yan po sa aking mga kasama. Mag-transfer kami doon sa Central. Pupunta po kami doon sa my Airport Express. Ayun, si Fred. Papunta na kami sa my Airport Express. From Cosmo Bay to Admiralty, from Admiralty to Central. And then Central to Sun Bay. Ito po ang HongKong Station. Pwede kang sumakay papunta ng airport, papunta ng Disneyland, of course, papunta po ng Macau. Bago kami sasakay, bibili muna kami dito sa my Maxim Cakes. Baka mahal ang pagkain sa Macau, char. Nandito na kami sa Sunny Bay. So, aakyat kami, pupunta ngayon kami sa my bus station. Doon naman po ay papunta ng Disneyland. So kung gusto po ninyong pumunta by train, then mag-transfer po kayo dito sa Sun Bay. Oh no, it's raining. Uh-oh, umuulan po dito sa Hong Kong. Pupunta na kami doon sa may bus. Hopefully, tumigil po yung ulan para makapamasyal din po kami. Grabing pila, ang dami, ang haba. Ayan po, umisa po dito ang bundoy sa dito. So, kailangan namin magkipag-line. So, ayan, magkikipag-line na kami dito. Yan, ganyan kahaba ang pila papunta ng Macau. Kasi pag bus, mas mura po. Kaya para makasave, especially us as an OFW, bus na lang po instead po na boat. Galing po kami doon. Hihahatid po kami ng bus na ito sa Hong Kong Port na kung saan doon po yung sa immigration. Kasi lalabas po kami ng Hong Kong, kaya kailangan po namin na pumasok sa Hong Kong Port. Ayan, nandito na kami sa may immigration. Bababa po kami, then papasok po kami dyan para matatangan po yung aming mga passport na mag-i-exit po kami ng Hong Kong. And then after that, lalabas kami at hahanapin po yung bus papunta ng Macau. Nandito na kami sa immigration papunta ng Macau. Haba ng pila. Ayan. Ayan, baka abungot na. Abungot na. Kuya ko. Pus
pupunta kami doon. Dito na kami sa immigration. So tapos na kami sa immigration, punta ulit kami doon sa may bus. Papunta naman sa Macau. Punta kami dito ng maaga para at least yung oras hindi nasayang. Kasi ang haba po talaga ng pila doon sa bus sa Sunny Bay. Tapos medyo malayo-layo rin dito. Kaya, tunin lang po kayo. Ganito po karami. Ang tao na pinapunta ng Macau. Among ijay. Grabe po ang tao. Dito po bibili ng ticket. Ayan. May mga boat din doon pag octopus ang gamit. Pagkatapos naming bumili ng ticket, ayun, pupunta na kami sa bus. Ay, ang daming ginawa pala dito pag bus ang sasakyan papunta ng Macau. Ayan, lalabas na kami dito, papunta na sa bus. Ayan po, yung sa bus na papunta na ho ng Macau. Grabing tao talaga. Hirap din pala pag bus ang sasakyan papunta doon. Mas madali po pag yung sa boat, speed boat. Ayun, ang bus, malayo pa kami. Haba pa ng pila. Round, then 2 hours later. And guys, sa wakas nakasakay na rin kami dito sa bus papunta ng Macau. Ang dami naming dinaanan, sobra. Alas 12 na ng hapon, ilan lang kami nakarating dito sa may bus. Sa wakas. Ayan, papasok po kami sa may tunnel. So nice. Nandito pa lang kami sa may airport. HongKong pa rin. Ito po ang HongKong Suhai Macau Bridge. Ito po ay 55 kilometers bridge tunnel system consisting of series of 3 cable stayed bridges, an undersea tunnel, and 4 artificial islands. It is both the longest sea crossing and the longest open sea fixed length in the world. The Hong Kong Suhai Macau Bridge is connecting Hong Kong to Macau. Ang design life po ng bridge na ito is 120 years. Bibigyan ko po kayo ng kaunting history po ng Hong Kong Suhai Macau Bridge. Ang construction po ay noong December 15, 2009. Construction end February 6, 2018. So 9 years po yung construction po ng bridge na ito. At ang construction cost ay $18.8 billion. At nag-open po noong October 24, 2018. Super haba po talaga yung itong bridge na ito. Nasa gitna po ng dagat. Mga 45 minutes lamang po from Hong Kong to Macau. Ay napakadali pong pumunta sa Macau. Ang mahirap lamang po kung marami pong mga tao na pupunta doon dahil napakahaba po yung pila. Bridge.
At pag na-reach na po natin yung boundary po ng Hong Kong to Macau, yung water po nila is a milky aquamarine until about 10 minutes from Macau terminal, then it turns brown. Malapit na po kami doon sa Macau, nakikita na namin yung mga buildings. At kung mapapansin po ninyo yung water, iba na po siya. It turns to brown na po talaga. Dadalat siguro ako ng ferry at boat ka. Oh, nagpoto siya ba't ganti mo din? Umuulan po ngayon kaya madilim po yung kapaligiran. Pag natin pa isa, friend? Ay, adugan ti shuttle bus na. Adugan ti. Una, na, nakpadeta, danoman ni brown na. Kaslagdagan niya yun, na gano'n ta. Naglibag. Alam mo pati kasi pati kami na pa-pulot kasi namin. Pabida kaya dagiti ka katrok kasi ko ata pastora na ko. Pagpepeso mo. They don't play gambling because they are anak ko na. So bingat ko na to. Dito na kami sa Macau. So andito na kami sa terminal, bababa ulit at pipila then sasakay ng shuttle. Ano mo gayang bus? Ito ang terminal ng Macau. Dito na kami sa Macau at last. Dito kami sa immigration ng Macau. Ayan, dami na namang tao. Ganyan po karami yung mga tao na dumagsa dito sa Macau. Ayan, naka-exit na rin kami. Thank you.
maraming experience namin papuntang Macau. Alalabas pa lang namin 4 o'clock na wala nang time para mamatyan. Wala pang kainan. Grabe. Nandito na kami sa labas ng immigration. Pupunta kami doon sa shuttle bus. Yun ang aking mga kasama. Imagine, parang dalawang oras kami dito sa Macau immigration. Hirap pala dahil nga siguro sa dami ng tao ngayon dahil halito. Hinahanap po namin yung shadow. Pupunta po kami sa Galaxy. Sasakay kami ng 102X. Pinapalagay kami ng face mask. Wala pong shuttle bus, kaya dito kami sa bus at ang may fare po $6 Hong Kong dollars. Diyan kami sasakay. Baka dito'y tayo umunta na. Bumaba tayo ito na jeep. Pag-istapan na. Tower. That is tower.
Kainan na. Pumupunta kami doon sa restaurant, ayaw nila ng Hong Kong dollars. Kailangan pa daw ipagpalit, kaya yan. Kaya bagsak namin. Bagsak namin dito sa McDonald's kasi tinatanggap nila ang Hong Kong dollars. Hinahanap po namin yung etol na simbahan. Sabi nila doon. Kaya babaybayin namin ang road na ito. Siguro dito na kasi may mga simbahan na rin dito. So means to say that malapit na kami sa hinahanap namin. Lumalakas po yung ulan kaya dapat na pong i-open namin yung mga umbrella. Hirap mamasyal pag ganito pong umuulan. Pero enjoy na lang para hindi naman masayang ho yung effort namin na pumunta dito. Mas maganda ho pag pumunta dito sa Macau yung mag-overnight ka dito para mapuntahan lahat ng mga places dito kasi pag isang araw lang or one day hindi po natin malilibot. In fairness, ang ganda po talaga ng Macau. Iba po yung mga buildings, mga simbahan nila, very colorful. Asaan ka na? Patol na simbahan. Hindi na ka namin makita-kita. Ang simbahan na yun kasi yun po yung pinaka-landmark po ng Macau. Kaya dapat makita po namin. Pupunta kami doon sa patol na simbahan. Dami ring tao, gabi na. Ayun, nakikita na namin yung putol na simbahan. Macau's most famous landmark, the Ruin of St. Paul's, continued to captivate visitors centuries after it was originally constructed. Today, most tourists who visit the Ruin probably only see the remains of beautiful old church. But there's more to its story. In fact, the Ruin serves as a key reminder of Macau's unique roots. Constructed from 1602 to 1640 by Jesuit priests who traveled to the Far East to spread Catholicism, the site originally included St. Paul's College and the Church of St. Paul, also known as Mater Dei, a Portuguese church dedicated to St. Paul the Apostle. Located at the top of a hill, the structure was the largest church in Asia at the time and was acclaimed as the Vatican of Far East. Its existence was meant to express the triumph of the Roman Catholic Church through the ornate grandeur of the buildings. Andun si friend, magpe-free test pa daw, free test. Ramananda the Giant.
habang hinihintay namin si Fran na nakikipag-pre-test, nandito kami. Ayun, nasira na yung payong. Ayun din si ano. See you po sa part 2 ng trip to Macau. Thank you for watching. God bless everyone. Bye! Please like, subscribe, and click the notification bell for more updates.